Hi guys! Welcome and welcome back sa aking channel. This is Donna again. And today, magsishare na naman po ako sa inyo ng isa na namang masarap na pangnegosyo recipe na pwede niyong gawin ngayong holiday season. So ngayon, magluluto po tayo ng sikat na pasalubong galing sa Pangasinan, ang ating tupig. Pero ngayon, ang gagawin po natin ay may kakaibang twist. So gagawin po natin itong ube cheese tupig. So sa mga Ilocano po dyan, nakatulad ko, sigurado po akong magugustuhan nyo rin itong ating pina-level up na tupig. So tara na guys, huwag na nating patagalin at umpisahan na po natin ang paggawa or pagluluto ng ating tupig. So para po sa mga ingredients na kakailanganin natin, gagamit po tayo dito ng 1/2 kilo ng glutinous rice flour or pwede po kayong magpagiling ng malagkit. And gagamit din po tayo dito ng coconut milk or yung ating gata. At syempre po, gagamit din tayo dito ng buko or yung coconut na shredded. At yung ating brown sugar. Mas okay po kung brown sugar yung gagamitin natin dito. And yung ating cheese na inislice ko lang po into strips. At gagamit din tayo dito ng ube halaya na inislice ko lang din po into strips. So, ayun lang po lahat yung mga kakailanganin nating mga ingredients. So, tara na, mag-start na po tayo. So, dito po sa ating mixing bowl ay una na nating ilalagay yung ating buko or yung ating coconut shredded at yung ating coconut milk or yung ating gata. At isusunod na rin po natin dito yung ating brown sugar. At hahaluin lang po natin ito hanggang sa mag-combine na po lahat ng mga ingredients na nilagay natin dito. Para po sa mga magtatanong kung pwedeng gumamit ng white sugar, yes, pwede naman po pero mas okay po kung brown sugar yung gagamitin natin dahil nagbibigay po ito ng additional flavor dito po sa ating tupig. At kapag na-dissolve na po natin yung ating brown sugar, ay pwede na po nating i-add dito gradually yung ating glutinous rice flour. At hahaluin lang po natin ito hanggang sa ma-dissolve at wala na po tayong makitang buo-buo dito sa ating mixture. So after po natin itong ma-mix ay dapat po ganito na yung maging consistency or yung texture nitong ating mixture. At ang next naman po natin gagawin ay mag-a-assemble na po tayo. So meron po ako ditong dahon ng saging. Ito po yung gagamitin nating pangbalot dito sa ating tupig. So ang ginawa ko lang po dito ay idinarang ko lang po ito sa apoy para po pag ipinangbalot natin ay hindi po ito agad-agad mapupunit. Gagamit din po ako dito ng margarine or pwede po kayong gumamit ng butter. At syempre yung ating brush, pangpahid po natin dito sa ating margarine. Guys, this is optional. Pwede naman po kayong magpahid or pwede din naman po na hindi. So magpapahid po muna tayo dito ng margarine or yung butter para po malesen yung pagdikit ng ating dahon ng saging dun po sa ating tupig. And then, maglalagay po tayo dito ng 2 tablespoon ng ating mixture. Tapos, ay maglalagay po tayo dito ng isang pirasong cheese at isang pirasong ube halaya. Tapos, ay ibabalot na po natin itong ating tupig or yung ating tupig mixture. At uulitin lang po natin guys yung process hanggang sa maibalot na po natin lahat yung ginawa nating tupig mixture.
step, guys, after po nating ibalot lahat yung ating mga tubig mixture, ay iihawin na po natin ito. Ang gamit ko po dito ay griddle dahil ang gamit ko po ay induction. Kung gas stove po yung gagamitin ninyo, ay lagyan nyo lang po ng manipis na yero para hindi po nakadirect sa apoy yung inyong tubig. And kung ang gagamitin nyo naman po ay yung ihawan, ganun din po yung gagawin nyo, same lang din po. Maglagay po kayo ng manipis na yero para po hindi nakadirect sa baga yung pong ating tubig para po hindi mabigla ng luto. And at the same time ay para po pantay-pantay yung pagkakaluto nito at maiwasan po natin na masunog agad itong ating tubig. And para po sa mga magtatanong kung ilang minutes natin itong lulutuin, 10 to 15 minutes po, pero babalibalik ta rin po natin ito from time to time para po maiwasan na masunog yung ating tubig. And dapat po ay mahinang-mahinang apoy lang po yung gamit natin dito. And para naman po sa mga magtatanong kung paano malalaman kung luto na ba itong ating tubig, pwede nyo po yung silipin kasi nakaroll lang naman yung ating dahon ng saging. Pero maaamoy nyo po yan kung luto na dahil maaamoy nyo po na sobrang bango na nung ating dahon ng saging at syempre yung ating niluluto. And kapag ganito na po yung inyong dahon ng saging at medyo parang sunog na, yan po yung isang sign din na luto na rin yung ating tubig. At kung sisilipin nyo naman po yung ating tubig, dapat po yan ay maging golden yellow na po yung kulay niyan, hindi na po katulad nung kanina na medyo kulay puti. So ganyan lang guys yung gagawin natin. Tapos ay uulitin lang po natin yung process hanggang sa maihaw na natin or mailuto na po natin lahat yung ating tubig mixture. So, eto na guys ang ating ube cheese tubig. So, ang dalawang paborito mo ay pinagsama na sa iisang recipe. At kung paborito mo naman best ang tubig, sigurado akong mas magugustuhan mo ito ngayon dahil may malalasahan ka ng ube at ng konting alat dahil sa ating cheese. So sana po nagustuhan nyo itong ating bagong pangnegosyo recipe at kung bago ka lang sa channel ko, please consider subscribe into my channel at pakiclick na rin po yung bell button below para po ma-notify kayo every time may bago tayong pangnegosyo recipe. And kung meron po kayong questions and suggestions, i-comment nyo lang po sa aking comment section. Thank you guys again and see you on my next video. Bye-bye!